Welcome to Family Garden Adventures. At ang i-discuss ko po ngayong araw na ito ay ang pag-graft ng coral cactus. Ayan, ang ganda, no? Coral cactus. So, meron akong light green at meron tayong violet. Saan po natin sila i-graft? Sa euphorbia, lactea, at ang scientific name naman po nitong mga coral cactus ay Euphorbia lactea cristata. So pag sinabi po natin cristata, nagiging pads, no? So ito po ay magkamag-anak, itong ating root base at itong scion natin ay magkamag-anak. So pag gumawa po tayo ng nag-graft po tayo ng coral cactus, gagawa po tayo ng ganito ulit. Okay? At gusto ko pong sabihin na ang Euphorbia ay hindi cactus. Hindi sila magka-family. So, ibig sabihin po, itong mga ating mga coral cactus ay hindi pwedeng i-graft sa dragon fruit. May mismatch po. So, hindi po magsusurvive yung ating coral cactus. So, simulan na po natin ang pag-graft. Ito po ang ating coral cactus at kung mapapansin nyo sa pag-ikot ko, meron na siyang sobra na part, no? Kaya siya nakabend. So, pwede po nating tanggalin ito. Ito po. Naman sa isa. Okay. Ito ay nakabend na rin, so pwede tayong magbawas dito. So nakakuha pa po tayo ng light green at saka ng purple. Kunin po natin itong Euphorbia lactea at tingnan po natin yung pinaka matanda na or healthy or stable na ating Euphorbia lactea at dun po tayo mag-graft. Ang una po natin gagawin ay magka-cut tayo ng V-cut. So, itong ating i-graft ay dapat naka-V din.
Yan po yung ating dalawang graft. Yan po. No? Yung una, this light green. At ito naman po yung purple. Okay? So, reminder lang po. Baka magkaroon tayo ng skin irritation pagka nahawakan natin yung white sap. So, magugas lang po ng kamay. Okay? At gumamit ng tissue para ipahid. Ayun po, maraming salamat sa panonood. Pero, i-remind ko lang po kayo, kailangan 7 days or more na huwag pong tatanggalin yung tali. Kailangan pong magkalos. Okay? I hope that you will subscribe to our channel, Garden Family Adventures. Bye!